Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Panahon ng pandemya, kailangan na mapaglilibangan at mapagkakakitaan para may pandagdag sa pang-araw-araw na gastusin. This morning, makakasama natin ang 19-year-old working student mula Villaseñor, Pangasinan na si Mariah Deborah Kabatbat na nahilig sa pagko-cosplay at pinasok ang mundo ng modeling para kumita. Good morning, Mariah, and welcome to Mornings with GMA Regional TV! Good morning po! Hello, everyone! Yes naman! Napakaganda ng umaga, ha? Pero, thank you very much sa iyong pagpapaunlak sa amin, ha? Kamusta ang iyong online classes, Mariah? Yung online classes po namin, medyo super hirap din po, actually. Pero, nakakaya naman po kasi may mga professors po ako na super considerate, tapos nagle-lesson po sila ng mga course requirements. So, kinakaya naman po kahit papano. Ako, go lang ng go! Kayang-kaya mo yan, Mariah. Pero, syempre, matanong ko na rin, kailan ka nagsimula at nahilig sa pagko-cosplay at world of modeling? Mas nauna po ako mas nahilig actually sa pagmo-model. Siguro po mga grade 5, ganun po. May mga nasalihan na po kasi akong competitions before sa pagmo-model po. And naging supportive din po kasi yung mama ko regarding doon. But when it comes to cosplaying naman po, mga bandang grade 8 or grade 9, mga 2016 po, doon po ako nahilig talaga sa pagko-cosplay talaga. Pero syempre, matanong ko na rin ha, anong mga character mostly ang iyong pinoportray? Mostly po, nagsimula po talaga akong mag-cosplay sa mga, yung mga pa-cute na characters, yung mga kawaii, ganun. And then, nung medyo naramdaman ko na po na, okay, ganito pala yung ano, ganito pala kapag mag-cosplay ka. So, nagkaroon din po ako ng insights doon. And then, doon ko po trinay mag-cosplay ng medyo may pagka-sexy, like Sinon Asada from Gone Gale Online, mga ganun. Pero, parang mas okay po ako sa mga pa-cute na characters. Sa yes naman! Pero ito, na-curious lang ako ha, since bata ka pa lang ba, nahilig ka na talagang gumaya ng mga characters? Actually, opo. Kasi as in, ewan ko po ha, pag nagme-makeup din po kasi talaga ako. Tapos kapag nakita ko kung paano sila gumalaw, parang gusto kong gayahin. Parang may frustrated artist po talaga siguro ako. Naku, maganda yan. I-push mo lang yan, Mariah. Pero syempre, at young age ba, ito ha, hindi ba magastos para sa'yo? Suportado naman ba ng mga magulang mo ang mga kinakahiligan mo ngayon? Actually, magastos po talaga, lalo na po sa cosplay, magastos po talaga siya. Pero ang ginawa po kasi ng parents ko, kapag nagbibigay po sila ng allowance sa akin, monthly basis po siya. So, doon ko rin po napag-aralan through cosplaying kung paano po mag-manage ng maayos ng pera. So, kapag every month magbibigay po sila ng allowance sa akin, magtatabi na po kaagad ako ng pang-ipon, ganun. And then, iba rin po yung binabudget ko po talaga din yung mga nagagastos ko po sa everyday school life ko, ganyan. Napaka madiskarte mo ha, pero ano naman yung fulfillment na naibibigay ng pagko-cosplay at modeling sa'yo, Mariah? Super fulfilling po talaga ang pagko-cosplay at pagmo-model po sa akin. Kasi it's not just an avenue for me para po mailabas yung creative side ko, but it also gives me so much confidence actually, kasi parang nararamdaman ko po na nag-shift ako ng personality whenever I cosplay or I model. Kasi iba po yung personality ko kapag mga ganito lang, pero kapag po naka-costume ako or naka-makeup ako or nasa harap ako ng camera, nag-iiba po talaga yung I feel stronger, I feel braver, I feel bolder, mga ganun po. Panghuli na lang ha, ano ang mensahe mo sa ating mga manonood this morning at sa mga gustong maging kagaya mo na mahilig sa pagko-cosplay?
Ayun, ang gusto ko lang sabihin sa inyo kapag gusto niyo mahilig talaga sa pagko-cosplay, ang number one na ano niyo diyan is pag-research talaga, research on the character and research kayo sa kung ano yung mga alternatives and mas practical na ways para ma-achieve niyo yung buong costume. And huwag kayo mas pressure sa sasabihin ng ibang tao. Just enjoy and enjoy niyo lang kung ano yung ginagawa niyo. And someday you'll get there. And ayun. Yun nga, naka maraming maraming salamat sa iyong oras, Mariah. Ha? Ingat ka and God bless you! Thank you, Yen Paul! Ingat din kayo!